All right, so welcome sa ating channel. We will address today a question that is mostly commented sa ating recent video. It is all about this particular brand, pero in general, the question goes like this. Is it really okay to buy from cheaper, smaller brands for GPUs like RX 580 or 1650 Super as compared to the regular brands like MSI, Asus, Gigabyte, etc.? How durable are these GPUs from small brands like Asus? How are these GPUs compared with each other? I am planning to buy a GPU from Asus kasi. Thank you. All right. Wow. Actually, hindi lang po siya nag-comment nito. For the last video, mga more than 3 or 5. Then, sa mga previous videos, siguro sabihin na lang natin nasa around 50 or even 100 na siguro yung comment about this particular brand. So, yeah, I did some research about the pricing. Sobrang mura nga din naman ang kanilang offer and they have this website, etc. Pero, is it really something that I may recommend? Now, with that being said, and for more videos like this, feel free to subscribe. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it mga kaibigan, check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. This video is quite dedicated para lang dito sa question na to dahil medyo broad yung ating topic. Actually, I chose to select some questions na gagawan ko na po ng mga dedicated videos kasi may mga previous akong video na ina-address ko multiple questions pero medyo bitin yung mga sagot dahil sobrang dami on one particular video or sobrang haba na ng video. So, eto ngayon. My answer about this question is, it depends. Okay, bakit? If I will be talking about the Asus brand, wala pa ako sa point that I may recommend it. But if I will be asked if I will try it, yes, I may consider to try the brand. Pero if to recommend sa iba, since I don't have the first-hand experience, medyo mag-aalanganin ako. There are a few reasons why, other than dahil hindi ko pa na-test. Kasi may mga particular products naman talaga na parang dun sa nakikita ko, sa na-research ko, hindi na rin siya, kumbaga, worth it na i-check muna as of now. Maybe because dahil sobrang bago pa, or they don't have this kind of promising roadmap, or it's just another brand na parang fly-by-night that wala man lang silang ginawang steps or way to market their product in a way na talagang nag-invest din sila on marketing, or on presentation, or who they are as a company, about us, contact us, etc. Then, the question comes with the smaller brands. Okay, so parang kumbaga in general. So, I will be starting with that part muna. So, when we talk smaller brands, medyo iba-iba yung pagkakaintindi ng ilan sa atin. So, for me, I may get it in this way na if you say OCPC video card, most likely, pag hindi ako ganun ka-updated or hindi ako masyadong knowledgeable sa lahat ng mga products sa IT industry, sasabihin ko na, oh, never heard yung brand na yan. Pero, OCPC as a video card, maybe never heard. Ngayon lang po sila sumulpot. But they have these broad product selections bago sila nag-jump sa video card. So, if you talk about OCPC, I know them very well pagdating sa kanilang gaming chairs, pagdating sa furnitures, RAMs, nag-release din sila ng mga OCPC Extreme. And it's quite a while now since they released their first lineup of memory modules or RAMs. So if they will jump sa video card, I may consider them. But if their pricing is quite competitive or kumbaga, if I look at the pricing, medyo mapapakagat talaga ako kasi it's around 3 to 5,000 lower than those mainstream. So like for example, their RTX 3060 Ti is cheaper by 3,000 to 5,000, then I may consider OCPC. Pero kung yung pricing nila is quite the same with MSI, Asus, and Gigabyte, or even Galax, Zotac, and Palit, then I think I may reconsider
to check other options muna over this newcomer. Since ito yung mga ilan sa mga dahilan ko. Unang-una is the longevity ng product. There's no good or substantial sample na meron pa tayo na pwedeng pagbasehan na itong mga products nila is nagtatagal talaga, especially pagdating sa video card. Pangalawa is syempre skeptical ako dun sa accuracy ng data pagdating sa quality, features, and the spec sheet na nakalagay sa kanilang website. Dahil nga, of course, real-world performance pa rin yung pinaka-basis natin as much as possible, especially kung newcomer yung isang brand. So, yung lack of reviews may keep me off dun sa mismong product dahil hindi pa ganun kadami yung tumanggap. Especially mainstream tech reviewers may not still consider them pagdating sa kanilang mga product samples dahil nga new player pa lang sila. Unless this brand have established a consistency na magre-release sila ng video card even na hindi magiging maganda yung kanilang start or yung kanilang market share at the start. And then third is of course the concern about warranty. How will they handle the warranty? Gano'n sila kahigpit? Baka mamaya pag nasira yung ganito, may konting gas-gas lang, automatically void yung warranty. So end user reviews, real world performance, tech reviews, yun pa rin yung pinakadahilan kung bakit hindi ko masyadong i-recommend. Though, kung very competitive yung pricing or sobrang sulit ng deal, then I may consider this OCPC. So yun po yung mga isang dahilan kung bakit pwede akong mag-consider o mag-recommend ng mga less known brands sa isang particular category. Pero yun nga, hindi porket hindi sila masyadong sikat, hindi ko rin sila masyadong i-recommend. I may recommend them. Like for example, Hikvision SSD, di ba? Dawa Flash Drive, di ba? Hikvision was known pagdating sa mga CCTV. Dawa is also the same pagdating sa security cameras. TP-Link, pagdating sa kanilang mga security cameras, di ba? Yung tapo nila ngayon, sobrang sikat na sikat. Pero kahit ngayon lang sila nag-jump sa mga market ng tapo lineup, walang concern. Though, if you are into security and hindi ka masyado into IT industry, parang pag narinig mo TP-Link yung brand, ano yan? Pag sinabing CCTV, we are talking about Hikvision in here, we are talking about Dawa in here. Pero kung TP-Link, depende. Tingnan natin. Ganun yung mangyayari. And it's just like the case pagdating sa MSI Gigabyte in ASUS, di ba? Recently lang sila nag-jump sa accessories or sa power supply or even sa monitor. Pero, pwede. As long as yung mga sinabi ko kanina na hinahanap ko is meron. Reviews or real-world performance. However, with the case of Isurix, I know there are certain reviews siguro na lumabas about this brand, pero I think it's not the case as OCPC or this brands mentioned. Bakit? Tulad ng sabi ko kanina, I'm not closing my door to check these products. Pero to recommend sa iba, medyo may mga nakita kong red flag. Unang-una, hindi ko nahanap yung other lineups na meron pa sila. RX 580, yan yung mas hina-highlight nila. Pero of course, the other GTX 1660 Super, RX 6600. Anong year na ngayon? Supposedly, they have these models. Pa-phase out na rin itong mga 6000 series. So, baka pwedeng humabol din sana sila. Pero bakit RX 580 lang? So, dun ako medyo nagtaka why wala silang ganito. So, parang medyo mas okay pa nga yung brand na ano eh. Yung ano ba yung dati? Ninja yata yun. Parang medyo mas okay kung yan yung brand niya, I may still consider it. Pero actually yung Ninja nga, 'di ba? Buti na lang hindi ko ni-recommend doon eh. Ngayon wala na sila eh. I don't know if hindi sila kung nawawala na sila sa ating radar, pero I think hindi na sila masyadong nagre-release. Eh. Samantalang mayroong year noon na parang sobrang aggressive nila and even other flagship stores consider to have them on their shelves. Pero this could be the same with the Isurix. Ang mas malala dito, mas konti pa yung kanilang lineup. So, talking about the Isurix, kasi gusto ko na rin kasing i-address dito yung mga questions ng iba na paulit-ulit yung do you recommend Isurix? Actually, dami ko natanggap niyan. Ang may sasagot ko lang, if you have found reviews about it and they say it's good, then maybe check other end users na nakakuha. Pero as an early adopter of a particular brand na merong ganun lang nakatalog ng lineup, medyo let others go ahead muna. And I'm sorry for others na nag-recommend.
hindi ko muna maire-recommend as of now. Pero I'm open to check it. Pero I have a question. Will Isorix go beyond that RX580 lineup? Ang malabo kasi dito, hindi ko makita yung about us nila. Contact us, I think I found it. Their roadmap, ano ba yung roadmap nila? Kung saan sila papunta? People behind this company, etc. So may mga details na hindi ko mahanap. So yun yung mga naging red flag siguro sa aking side. Pero hopefully I will have the answer and I will just keep you posted na lang siguro dito sa ating comment section about it kung meron akong nakitang sagot. Or if it's a very good answer, then maybe I will create another video para bawiin yung sinabi ko na I may recommend their brand. Now with that being said, hopefully guys, you found the answer with this video sa mga nagtatanong about Isorix. And for more videos like this, feel free to subscribe.